ang pakikinig, hindi lamang sa mga sinasabing salita, kundi pati na sa mga hindi sinasabing salita na makikita mo sa kilos, sa disposisyon ng tao. Pakikiramdam ang tawang dyan. This is the very reason why oftentimes, iniisi-isi lamang natin when we speak of listening. I'm listening. No, sometimes you are just hearing. When we speak of genuine listening, ang gumagana dito, hindi lamang ating tenga, kundi pati puso ng tao. It's not just an act, it's also an art. And when we say art of listening, there must be an effort on our part. Kailangan pagsikapan mong mapakinggan talaga yung tao. Halimbawa, nag-uusap kayo ng taong mahalaga sa'yo, o kahit ng sino, na may kinakailangan kanyong irisolba. Pakinggan mo. Hayaan mo siyang magsalita. Hindi yung sabat ka ng sabat. Sabat tayo ng sabat eh. O hindi ka man sumabat. O diba, madalas ang ginagawa natin, nagsasalita siya, pinoproseso mo yung mga sinasabi niya. Bawat letra, dinadisect mo, nasa loob-loob mo, loko to, ayoko ng sinabi niya. Mamaya ka sa akin, mamaya. Iniisa-isa ko, ninanumberan ko mga objection ko sa mga sinasabi mo. Kaya gigil na gigil ka na eh. Gusto mo nang huminto siya. At paghinto niya, ang sinasabi mo agad, plus nanlilisik pa ngayong mga mata, tapos ka na. Pwes, ako naman, makinig ka. Pero hindi pa tapos. Mag-o-object ngayon, hindi pa ako tapos. Tapos ka na! Ako naman ang pakinggan mo! Oh, nakita niyo na. Tapos na rin yung pag-uusap ninyo. Walang mangyayari doon, maniwala po kayo. Hayaan mo siyang magsalita muna, hayaan mo. Kung kinakailangan nga, i-guide mo pa siya. Kinakailangan ng humility dito, lalong-lalo na kung nag-o-object ka na sinasabi niya. Kung kinakailangan, kagatin mo dila mo hanggang sa dumuguno. Pero hayaan mo siyang magsalita. Yung bang mailabas na talaga ang lahat. Maganda nga kung may mga words pa na kahit na kaplastika lang, sabihin, okay, ano pa? Pero gigil na gigil ka na. Sige, ano pa? Hayaan mo lang siya makapaglabas. May sinabi ka kanina, lalong-lalo na, mas maganda kung sincere kan talaga. Paano mo nasabi yon? If you don't mind, what do you mean by that? Saan ang gagaling yon? May problema ka pa sa ganito? May problema? Ano ba ang gusto mong sabihin? Hayaan mo. Sinasabi ko sa iyo, kapag ang tao ay may pinagdaraanan, makahulugan ang bawat salitang sinasabi niya. Yung bang makahulugan, na hindi lang yun ang makahulugan. Loaded pa yan ng ibang kahulugan. Pag sinabi niyang okay lang, hindi definite na okay yun. Pag sinabi niyang wala lang, hindi lang wala yun. Pag sinabi niyang tapos na, hindi pa tapos yun, maniwala ka. Pag mahal mo ang tao, mararamdaman mo naman yun, di ba? At kapag mahalaga talaga sa'yo ang tao, kahit sabihin niyang okay na siya, pero nararamdaman mong hindi pa, hindi ka titigil hanggat hindi mo nasisiguradong okay na siya. Ganon ang taong mahal tayo. In fact, ang mga taong mahal tayo, people who love us, will stay, will listen to us, will even understand us, kahit wala tayong kahit single na salita na binibigkas. Maiintindihan niya tayo kasi iniintindi natin siya. Nako, I tell you, sinasabi ko po sa inyo, tested ko na ito. Kapag ganito ang ginawa natin, kapag nagpakita tayo ng interest at pag-alang sa bawat salita na kanyang sinasabi, pagkatapos niyang magsalita, siya naman ang magpapakita ng pag-alang at interest sa ating mga sasabihin sa kanya. Give and take lang, kumbaga. Oh. Diba? Ayan o. Sample. Kayong mag-asawa. Diba? Ganyan kayo, diba? Magsasalita si Mrs. Makikinig si Mr. Magsasalita si Mr. Makikinig si Mrs. Di ba ganyan kayo? Noon. Di pa ako tapos eh. Kasi habang sinasabi ko, sabi ni Mr. Sabi ni Mrs. Noon yun. Nung mahal niyo pa ang isa't isa. Father, mahal pa rin naman namin. Oo, mahal niyo pa rin ang isa't isa. Pero dapat may question doon. Bakit hindi na ako nakikinig sa aking asawa? Dati talaga yung pagmamahal mo, kahit alam mong tama ka eh, pipigilin mo yung sarili mo. Mahalaga kasi para sa iyo yung pag-asama ninyo, yung magandang pag-asama ninyo, kesa sa punto mo, hanggat mapagbibigyan mo naman ito.
hanggat magiging diplomasya ang approach mo. Bakit ngayon hindi na? So may pagmamahal pa rin. Pero nasa na? Nababawasan na? Kung wala nang nakikinig, nasa na yung pagmamahal? Baka nababawasan na. Pareho na kayo nagsasalita, wala nang nakikinig, wala na, meron pa pala yung mga kapitbahay niyong Marites sa paligid. Uy, nag-aaway na naman. Oo nga, ano kaya pinag-aaway? Shhh! Bakit? Pinakikinggan ko nga mabuti. Ayun ang attentive. Seriously, genuine listening is hard. Again, it's an art. Effort on our part. But it is very important. Lalong-lalo na sa panahon ngayon na wala nang gustong makinig. Nakita nyo sa FB, picture ko. Yung iba nga, kahit alung wala nang ginagawa, picture. Ako, focus, mundo. Ito sinasabi ko. Ito, comment ko. Kahit pangit yung comment, ito, basta nakapag-comment ako. Kahit noon pa, di ba? Anong sabi natin? Talk shows. Daming sikat na talk shows. Merong listening shows. Peace talks. Oh, peace talks. Walang peace listens. Kaya nga sa peace talks, may negotiator eh. Kasi, sabi niya, teka muna. Lahat may gustong sabihin, walang gustong makinig. Walang mangyayari. Kaya ang tao ngayon, yes, gusto natin, napapakinggan tayo. Pero mas gusto natin yung maramdaman nating inuunawa, iniintindi, someone is taking time to understand what we are feeling. Sinasabi ko po sa inyo, pag ganyan kayo, lalong-lalo na sa taong mahal ninyo, makikita mo, magbabago ang mood niyan. Yung magkasalubong na kilay, maghihiwalay na ganyan. Nanlilisik ng mga mata, pupungay. Yung mga muscle niyan dito, marirelax yan. Yung mga shoulders na very stiff niyan, bababa yan. Yung balls niya na mataas, magiging malumana yan. At makita mo mag-o-open siya. Sa gayon, by the end of your conversation, mapatunayan man ninyo na tama nga siya. Hindi siya magtataas ng balls. O ano ngayon? Sabi sa'yo eh. Ayaw makinig eh. Hindi niya gagawin yun. O kaya, maliman siya, hindi man siya umamin, hindi na siya magmamatigas. Kasi nauna na yung approach mo na pinaramdam mo sa kanya. Kaya tayo nag-uusap. Mahalaga ka sa akin at ang